Hindi biro ang sumisid sa dilim. Para sa mga scuba divers, kailangan mo ng lisensya at sapat na training para makapagsagawa ng isang night dive. Mas delikado kasi ito kumpara sa pagsisid sa araw. Pero kung kami may mga oxygen tank na dala, sina Lawrence at Kuya Kabing, panalang at antipara. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng scuba diving yung night diving, pero nag-train naman ako para dito. Iniisip ko na lang na kung kaya nila Kuya Kabing at saka nila Lawrence na wala silang tank, eh, kaya ko rin to. Okay, let's do it! Magkatabi lang ang aming mga bangka. Ang plano kasi namin, sabay-sabay na sisisid sa ilalim. Nung una, kalmado pa ang dagat. Pero mabilis itong nagbago at paglubog ko. Napansin kong malakas ang hatak ng dagat sa ilalim. Tinangay kami papalayo. Hinanap ko si Lawrence at Kuya Kabing, pero hindi namin sila matagpuan. Nakabubulag ang dilim sa kailaliman. Liban sa flashlight na aking dala, wala akong halos makita. Kaysa tangayin ng agos at tuluyang mapalayo sa grupo, nagdesisyon akong umahon panandalian. At banta sila! Pag-uyon na lang, pe! Balik na lang sa isbang, ha? De, layo pa nila. Saan ba sila? Ang layo nila! Oo, di namin makita! Makalipas ang ilang minuto, sumisid muli ako. At sa wakas, nakita ko na si Kuya Kabing. Sa ilalim ng dagat, animoy isda si Kuya Kabing. Di alintana ang lalim at dilim, sumisid siya at naghanap ng mapapanang isda. Gaano kalalim ang sinisisid niyo? Dati, sumisisid ako ng 15 na dipa, palalim. 15 na dipa? Oo, palalim. Malalim yan. Tapos abot doon, pag nakita mo yung isda sa lalim, yan, sisidin mo na yan. Mm-mm. Tsaka kung maabot mo, di mapana mo, madala mo babaw. Pag hindi maabot yan, di wala yan. Akit ulit sa ibabaw. Tsaka balikan mo ulit pag nandyan pa. Kung wala na, di hanap ko naman ng iba ulit. Sisidin. Mas delikadong sumisid kapag gabi. Pero dahil ito rin ang oras na lumalabas sa pagkakatago ang mga isda, sa gabi sila mas maraming napapana. Yung isda, yun nga eh, pag nakita ka ng isda, takbo na yan. Hindi mo na mauli. So dapat pagkalalim mo ng ganyan, medyo steady ka lang. Steady ka lang oh. Tsaka mo para isda pag lumangoy ka ng mabilis, yung tatakbo yan talaga. Kaya kailangan pag nakita mo yung isda, dandaanin mo yan, papalapit sa kanya, tsaka mo panain. Kaya mas gusto niyo rin sa gabi. Hindi kayo nakikita. Opo. At saka yung
sa gabi, yung isda pag nasinaga na ng flashlight, hindi natakbo yan, parang nabubulag na yan. Kaya yung maliit yung pana, ganun mo lang. Oh? Talaga? Oh, ganito lang kalaki, ano? Kaba. Tsaka yung isda, parang ano na yan, parang ano na, data na kang ano, parang lapit na talaga sa, ano, sa bala ng pana. Kwento ni Kuya Kabing, may mga kaibigan na silang namatay habang namamana sa gitna ng dilim. Namatay sa ilalim ng dagat? Po. Tapos yung pugita nakita nila, umagapang sa ilalim na may pana. Ah. Hindi ko nga alam eh kung paano namatay yun. Siguro pag pana niya, kinuot niya. Mm-mm. Tsaka siguro kinapitan na pugitan, di na, na ano, di na... Nahatak. Nahatak. Oo. Siya na. Siguro ubusan ng hininga. Pero sa mga taong buhay ay paglalaot, tila walang puwang ang takot. Eh, hindi po ba kayo natakot noon na... Ay, hindi. Kahit na may... Swerte naman yun eh. Swerte naman niya yun. Kasi kung matakot ka, di wala kang magawa. Mm-mm. Hindi ka na isisisi, di ba, pag natakot ka. Naalala ko si Lawrence. Makalipas ang halos isang oras na pagsisid, hindi pa rin namin siya nakikita. Kumusta na kaya ang bata? Umahon kaming muli para hanapin si Lawrence. Pero sadyang malakas na ang alon nung mga oras na iyon. Nagdesisyon kaming sumisid muli para hanapin ang bata. At sa di kalayuan, isang liwanag ang aming nakita. Nakita namin si Loren sa mas malalim na bahagi ng dagat. Walang tigil ang bata sa pagsisid hangga't may mapanang isda. Mahirap po yung mana ng isda kasi malamig yun ito wigat. Tsaka minsan ka rin po makakaano ng isda na madali pong kunin lang. Mm-hmm. Yung nasa bato lang po. Yung iba pong isda, hinabol po po yan niya. Para po makaano mo ba po. Minsan po masakit rin po sa tinga kung malalim na po yung pagsisid. Kung tutuusin, marami-rami na ang nahuling isda ni Lawrence. Alas 10 na ng gabi, pero tuloy pa rin siya sa pagsisid. Tumigil lang si Lawrence nang makahuli siya ng pugita. Sa wakas, nahikayat namin siyang umahon na.